Hey guys, what's up? It's me, Pinas. Isip iba't ibang kaalaman. Nandito naman po sa iyong harapan upang dagdagan na inyong nalalaman. So sa mga sandali pong ito ang ating pag-uusapan ay wala pong iba kundi ang luto at kakaiba na hindi mo pa natatagpuan kahit saan. At higit sa lahat, pampamigyan na, pangmasa pa, kayang-kaya pa ng ating mga bursa. Ngayon panahon ng pandemya, alam naman po natin napakalaman ng mga bilhin. Pero huwag po kayong mag-alala dahil hindi po lang magiging hadlang upang hindi nyo makain ang inyong mga paboritong lutuin. Dito po sa aking channel ay ituturo ko po ang mga kakaibang lutuin na tiyak pa na masasarapan ka na at higit sa lahat, kayang-kaya pa ng iyong bulsa. Ngayon, kung handa ka na po, ay atin na pong umpisan. Pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, hiniling ko po pakasubscribe ang channel ko. Isabay mo lang the icon para all updated sa lahat ng video gagawin ko pa. Paki-like and paki-share din po sa iba. Para po, pag-usapan na po natin ang madadagdag niya naman sa iyong kaalaman. One eternity later. So guys, yung lulutuin po natin ngayon, ang ingredients po natin ay syempre isda, tilapia, yan, karne, ginayat ko na siya pahaba, sibuyas ng Tagalog, kamatis, luya, bawang, celery, magic syrup, paminta or black pepper, sili. So yan po ingredients sa lulutuin po natin ngayon. So, first step is asinan mo po yung isda. Budbudan mo ng konting asin. Yan. Para lang mag-absorb yung lasa. So, yung next step guys is itong kamatis. Tatanggalin mo ng buto. Dapat niyo po siyang tanggalan ng buto. Ayan. Okay, since na natanggalan natin ang buto, gayain mo na po siya. So, gagayatin mo siya guys ng maliliit lang. Kung ano yung hiwa ng karne, yun din ang hiwa ng kamatis. Ayan. So, ayan guys. Okay, yung kamatis. Nagayat na. So ang ating next guys ay ito namang sibuyas na Tagalog, of course, babaratan mo siya. Gayatin sa parehas na gaya ng kamatis. Ganyan. Nagayat na natin yung sibuyas sa nararapat na gayat niya. Isunod na po natin ang bawang. 2 cloves lang ng bawang ang kailangan. Of course, baratan mo yan. Then, gayatin. Ganun lang ang paggayat guys. Yan. So, nagayat na si bawang. What we are next is the luya. Syempre balatan. So okay na. Nabalatan na si luya. Gagawin mo. Gayatin mo rin ang pagkanoon. Yan. So okay na si luya. And then ito naman sili.
Tatlong piraso lang guys ang nilagay ko kasi para hindi siya maanghang pangmasa ang timplado niya. So, ganun pa rin. Yan. Okay. And then, dito tayo sa celery. So, ang kukunin lang dito guys ay yung stalks. Nato isama. And then, kayatin mo na rin siya. So, okay na. Nag-ayat mo na lahat ng mga ingredients niya. And then guys, yung lahat ng mga ingredients na iyong kinayat pag sama-samain nyo sa isang lagyan. So, yan na. Pinagsama-sama ko na sa isang lagyan yung ingredients na ginayat ko. Isabay mo na guys dyan yung karne na ginayat mo. Yan, sabay mo na, timplahan mo na siya, paminta. Dapat dito guys, pino ang paminta. Yan, okay na yan. Lagyan mo ng konting asin. Put magic syrup. Konti lang. Okay na yan. And then of course, hahaluin mo yan. Haluin mo hanggang sa templada na ay magsama-sama ang templada. Haluin. And then, okay na tayo dyan. Lagyan mo siya ng kaunting nor seasoning. Kaunti lang. So, lagyan mo ng dalawang kutsara. Okay na yan. Of course, haluin ulit. Okay. Tapos na tayo. Punta na tayo sa next step. Oh my God! Wow! So, the next step guys is eto. The aluminum foil. At yung isdang yung na-prepare ay ibigay mo. So, yan. And then, ilagay mo yung ginawa mong ingredients. Pang restaurant sa guys, ang lasa nito, promise. Yan. Of course, babalutin muna siya. Let's roll. Let's rock and roll. Bola lang yan. So guys, ayan, nabalot na siya. Next step guys is maglagay ka ng tubig sa kawali. Yan. Ngayon, pagkalagay ng tubig sa kawali, ilagay mo na po itong binalot. Yan. Make sure na yung pagkakalagay mo ng tubig ay hindi siya aapaw doon sa pinaka-ibabaw. Okay? Then, ano na siya? Hintay mo ang kumulo hanggang sa maluto. One eternity later. And then guys, after 30 minutes or even 20 minutes, balik na rin mo na siya. So, kung sa kita mo, tingin mo, ay medyo kulang sa tubig, dagdagan mo.
dagdagan. Yan. Pin lang po natin ang maluto yan. Kabila. So, para matest mo kung luto na siya, wala po itong ipinagkaiba sa pagtetest ng inihaw sa foil. So, tusukan mo siya ng tinidor. Umuyin mo. Pag hindi na siya malangsa, it means luto na siya. So, yung kabilang side naman yung lulutuin natin. Paliw kaya ito eh! And then, habang hinihintay po natin na maluto yung isda, ilagay na po natin yung isda, margarine, or buttercup. Mas maganda kung buttercup sana na siya, para matimplahan mo na siya. Pag naluto siya, siyang isusunod mo. Yan, nakikita nyo. So, titimpla natin siya habang sinasala natin. Spread mo na siya. Yan. Lagyan mo ng konting magic sarap. Lagyan mo ng konting paminta. Para kami ang pagsala, dere-derecho na siya. Yan. So, wait na natin. Malapit na maluto ang ating isda. So, dumating na po yung pinakahihintay natin. Pwede mo nang haunin itong niluto natin isda para mapalamig mo siya. Pero hindi pa siya ready to eat or ready to serve kasi gagawin pa natin yan ng sauce. Okay. Lagay mo lang siya dito. And then, set aside mo siya. Palamigin. Hindi totoo yan. So, eto na ang hinihintay natin, guys. Dun sa isda, mainit pa rin siya. Pero, kailangan mo na siyang buksan. So, ayan na guys. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Pero, hindi pa yan tapos. May toppings pa yan na sauce. Pakikita ko sa inyo kung paano lulutuin. So guys, ang ating susunod para po ma-finalize na ang ating niluluto ngayong araw na ito is yan. Yung kanina ng margarine, painitin mo siya, tunawin mo siya. Lutuin mo siya. So, luto na siya. Ilalagay na natin siya doon sa ating lutong isda kanina. So, ayan na ito guys. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? At naamoy niyo ba yung naamoy ko? Lagay na po natin yung niluto natin butter. And then, takpan mo siya ulit. 2,000 years later. So guys, luto na po yung ating tilapia, corn, pork, is spicy. Masarap yan. Amoy pa lang. Yummy na. Oh my God! Wow! So I hope so guys na meron kayo natutunan sa araw na ito naman. So paano mga kaibigan? Inaasahan ko po na nag-enjoy ka na, nadagdagan pa ang iyong kaalaman. Ito po si Pinas Isip TV Kaalaman na nagsasabi po sa inyo kung gusto mo ng karagdagang kaalaman, Pinas Isip Channel lamang po ang iyong tutukan. Tiyak na marami kang malalaman. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ay hiling ko po sa'yo, pakisubscribe ang channel ko, isabay mo ng bell icon para always update ka sa lahat ng mga video na gagawin ko pa. Pakilike at pakishare din po sa iba. Paano? See you on my next vlog. I hope so na makikita kita po tayo sa susunod ko pang mga video. Hasta la vista, baby! God bless all! Ingat!